Pampitong taon, pangatlong termino. Sa pamumuno ng ating mahal na gobernador na si Mamintal Bombit Adyong Jr., ano ang kanyang mga naitaguyod sa loob ng halos tatlong termino? Ano mga serbisyong publiko ang kanyang naialay sa lalawigan ng Lana del Sur? Paano niya natugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan na kanyang pinaglilingkuran? Sa kaliwat kanan ng mga suliranin at pambabatikos na sumubok na sa katatagan ng Administrasyong Adyong, paano natin nalampasan ito? Paano tayo nagpursige na payabungin ang ekonomiya ng ating probinsya? Paano natin tuluyang napataas ang antas ng buhay ng mga mamamayan sa di mabilang na mga infrastrukturang naipatayo at kasalukuyang nagpapagaan sa buhay natin ngayon? Maraming nangyari sa nagdaan na anim na taon. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ano mga pagbabago ang naidulot ng mga proyektong natapos ni Governor Adyong? Anong mga programa ang nakatulong sa pagpapaganda ng buhay ng ating mga kababayan? Alamin natin at kilalanin ang bagong mukha ng mas matatag at mas masaganang Lano del Sur. Sa loob ng anim na taong panunungkulan ni Governor Adyong, ano ba ang kanyang mga natapos? Naging prioridad ng Administrasyong Adyong ang pagpapaayos ng mga daan at pagpapagawa ng maraming infrastruktura sa probinsya. Dahil una sa lahat, ito ang magsisilbing daan o di kaya tulay sa samot-saring pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Tulad halimbawa ng Maging Bumbarat Road. Sa mga infrastrukturang ito, hindi malayang maraming mga turista ang maiinganyo na maglaktay at bumisita sa magagandang tanawin at mayayamang lugar na ipinagmamalaki ng bawat munisipyo na bumubuo sa probinsyang Lano del Sur. Sa mga natapos na daan, tulay at iba pang proyekto ni Governor Adyong, napayabong nito ang ating ekonomiya. Dahil dito, tiyak na madaragdagan ang bilang ng mga negosyanteng mamumuhunan kasamang ating mga mangangalakal sa lanaw. Yung nga, para namin, namiyakan na namin yung diyan kami. Ayaw matapun na naman namin na si Gobernur Bumbit Adyong. Naging agi-agi-agi yan sa kasabing. Sa mga 10 salamat, kapun na naman kami rin sa mga keso kasabing. Naging agi-agi-agi. Marami pa ang magkakaroon ng trabaho, marami ang angat at giginhawa ang buhay. Bukod pa rito ay ang mga lokal na produkto na gawa mismo ng ating mga mandililok, manghahabi, at mga eksperto ng sining ng paggawa ng tanso, mamanjang, landak, at iba pa. Sa mga nitibong pagkain naman, hindi pa huhuli ang Lano del Sur sa pinagmamalaki nilang masasarap na kakanin. Sa mga mandato ng pamahalaang Adyong, kasama sa mga naging prioridad nito ang pagpapanatili sa kagandahan at kalinisan ng ating kalikasan. Maraming mga proyekto ang tinapos ni Governor Adyong sa pagpapatupad nito. Kasama na rito ang mga trainings at seminar sa rehabilitasyon at pagsagip sa ating ipinagmamalaking Lake Lanao. Pagpapatayo ng palikuran, kubeta, at paliguan sa mga piling barangay sa 18 munisipyo na pumapalibot sa Lake Lanao at Marawi City. Sa usaping pangkalusugan, tinudukan ng ating mahal na gobernador ang lumalalang problema sa di maabot-abot na presyo ng mga gamot. Namamahagi ng mga libreng serbisyong medikal na umaabot pa sa kasuluk-suluko ng lalawigan. Nagbigay ng kalinga sa mga mamamayang salat sa karangyahan at di mapawi ang karamdaman sa dami ng gastusin sa ospital. Sa mga oras ng kagipitan, meron ng 5 mga ambulansya na pwedeng sumaklolo sa lahat ng mga pasyenteng kailangan ng maaga at mabilis na atensyong medikal. Bukod pa rito, nagpatayo ng karagdagang health centers and ospital sa iba't ibang mga lugar. Sa mga panahon ng sakuna at kalamidad,
makakaasa tayo sa agad-agad ng pagresponde ng ating Bureau of Fire Protection at Departamento ng Disaster Preparedness. Salamat sa mga makabago at kompleto nating mga kagamitan, maiibsan ang ating pag-aalala sa mga oras ng mga pag-aalinlangan. Maliban dito, meron din tayong mga relief goods na ipinamimigay upang hindi lamang matiyak ang ating kaligtasan, kundi pati na rin kalusugan, kaayusan at seguridad ng mga komunidad na nasakuna o di kaya naging biktima ng mga armed conflict. Pagdating sa mga suliranin sa kapayapaan at katiwasayan, ang ating mga kapulisan ay handang umaksyon para panatilihin ang tahimik at ligtas na pamumuhay sa Llano del Sur. Dahil dito, napapanatag ang kalooban ng bawat isa sapagkat maliban din sa ating mga kapulisan, ang ating mahal na gobernador mismo ang gumagawa ng paraan upang ayusin ang mga rido sa lanaw. Katunayan, kamakailan lamang ay tinapos nito ang mahigit 10 taon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa sa malalaki at may impluwensyang pamilya sa lalawigan. Binibigyang daan ng ating mahal na gobernador na mapabilis ang paggamit ng mga mamamayan sa kanilang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng free passport application na ginanap sa Capitol Gymnasium na padali pa ang pagproseso ng kanilang mga pasaporte. Sa mga nagnanais na makapaglingkod sa gobyerno, sa mga bago lamang nagtapos sa kolehiyo, sa mga gustong maging ganap na guro, nagbabahagi ang Administrasyong Adyong ng Free Civil Service Exam Review at Free Let Review. Bukod pa rito, dinamayan rin ng pamahalaan ang mga komunidad sa kanilang pag-ahon sa mga matitinding dagok ng panahon. Pinatunayan ng ating mahal na gobernador ang hangad niyang mapabuti ang probinsya ng Llano del Sur sa pamamagitan ng kanyang di matawaran na pagbabahagi ng tapat at bukas na serbisyong publiko. Sa larangan ng sports, hinihimok ni Governor Adjong ang aktibong paglahok ng bawat isa, mababata man o matanda. Naniniwala ang gobernador sa pagtataguyod ng iba't ibang klaseng palaro, nakakatulong itong pigilan ang paglaganap ng masasamang droga at aktibidades. At sa halip ay magdulot ng magandang impluwensya, hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa pangkalahatang pamumuhay ng mga mamamayan. Kasama sa prioridad ng ating mahal na gobernador, ang patingkarin ang dekalidad ng edukasyon ayon na rin sa panata nitong suportahan ng mga kabataan upang sila'y maging instrumento sa inaasam nating tuloy-tuloy na pagunlad ng lanaw. Youth empowerment kung ito ay tawagin, naging posible sa pagpapatayo ng mga gusali at mga pangunahing pasilidad para tugunan ang mga pangangailangan ng tumataas na bilang ng mga estudyante. Naglaan din ng malalaking pondo ang Administrasyong Adyong para magtayo ng mga paaralan sa iba't ibang parte ng lalawigan. Nagdagdag din ng mga kagamitan sa silid-aralan katulad ng silya, mesa, pisara, mga libro at iba pa. Ang building na yan, project din ni Globe Bombet na hindi pa siya gobernador pero nakakuha na siya ng budget para dyan. Sa pag-usad ng ating agrikultura, ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga Tagalanaw na mahagi tayo ng kalabaw, traktura, goat raising projects at seedlings para sa mga magsasaka upang kanilang palaguin at maging puhunan sa pagpupunyagin nilang makamit ang masaganang bukas. Samantala, ang ating mga mangingisda ay nakatanggap ng sari-saring mga fingerlings na sa kasalukuyan ay kanilang pinakikinabangan sa pag-angat ng kanilang pamumuhay. Maliban sa mga ito, sinisikap din ng ating mahal na Gobernador Adjong na maayos at siyasatin ang poultry, gatas ng baka, mga produkto nito at mga bagay na may kinalaman sa tamang pagkatay ng mga hayop para siguraduhin ito ay ligtas at nakakatulong sa kalusugan ng mga mamimili sa pag-unlad at promosyon ng industriya ng livestock at poultry ng Llano del Sur. Ang Technodemo Projects ay napanatili sa napakahabang panahon, kasama na dito ang pagpigil at pagkontrol sa mga sakit na pwedeng lumaganap sa di maayos sa pag-alaga at pagpapalaki ng poultry at sa mga alagang hayop na katulong sa pagsasaka. Layunin ng pamahalaan na pakinggan ang tinig ng nakakarami.
Bagamat buong puso ang pagsuporta ng ating gobernador sa magandang atikain at programang ipapalaganap ng matiwasay at nagkakaisang Bangsamoro, binibigyan pa rin niya ng importansya ang mga hinaing at pangamba ng bawat mamamayan. Nagkaroon ng mga pampublikong konsultasyon, hindi lamang para pakinggan ang mga sumasalungat sa usaping Bangsamoro, kundi para na rin paliwanagan sila sa mga magandang maidudulot ng isang mapayapa, matatag, malaya at progresibong Bangsamoro. Iilan lamang ito sa mga napagtagumpayan ng Administrasyong Adyong. Sa loob lamang ng halos tatlong termino, 6 na taon, nagawa natin itong lahat sa kabila ng mga lumulobong mga pangangailangan ng ating bansa. Sa mga suliraning parang walang katapusan, sa mga pagsubok na dapat di sana'y umantala sa mabilis na pagprogreso ng Lanao del Sur. Ngunit para kay Gobernador Adyong, walang balakid ang hindi kaya malampasan ng lalawigang determinadong umunlad ng gobyernong nagpupunyagi na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng lider na may paninindigan ng pangunahing layunin ay maghandog ng tapat, bukas at serbisyong totoo lamang. Yan si Governor Mamintal Bomit Adyong Jr. Taus-puso ang paglilingkod sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ayamiya ka ng lana, punalabatan na mismo gobernador tanu, ang kapapatagan, si Bumbit. Ayam man yan, hanuntua, ayam man yan na Bumbit, paginang taon, sanggaya man yan na miya ka nami 40 ragun, himato. Na di e pagkaya man yan, makatama mga taong sini, sayam man yan na kaya pakaukitiran sa titu-titu, miya ka bebya kaya pakaukitiran. Salamat po, Gov. Salamat, Gov. Saludo ako ka. Salamat, Gov. Saludo ako ka. Mga servisyonan.